Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat mga katambayan. Nandito na naman ako at mayroon na naman akong issue sa inyo. Pero bago yun, nagpapasalamat muna ako sa mga nag-subscribe. Pero wait, bago niyo ako i-subscribe, panoorin niyo muna ng buo para malalaman niyo po kung ano po yung sinishare ko sa inyo, okay? Patapos mo mapanood, saka niyo po ako i-subscribe at pindutin yung bell button para ma-notify ka sa mga bago kong video. Ayan! Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung paano mo paghahawakan yung mga desisyon mo sa buhay, di ba? Di ba malapit ang New Year? Di ba yung kadalasan nating sinasabi na New Year Resolution? Pero kadalasan, yung mga New Year Resolution natin ay hindi natin nasusunod. Aminin natin, minsan hindi natin nasusunod yung mga New Year Resolution natin. I'm sorry, basta yan naman talaga ang observation ko. Lalong-lalo na sa akin. Ako minsan kasi nag-New Year Resolution ako pero hindi ko naman nagagawa. So ano po ba yung dapat natin gawin para magagawa natin yung New Year Resolution? Ayan. Una dapat natin gawin ay balikan natin yung nakaraang taon. Kunyari, ito 2019, di ba? Balikan natin yung nakaraang taon, 2018 or 2019, kung ano nga ba ang mga positive na ginagawa natin. So, ayun. Iisipin mo, ano nga ba talaga ang nagawa mo ng maganda sa buhay mo at saka sa ibang tao? At iisipin mo rin, ano ba yung nagawa mong kasalanan o ano nagawa mong mali sa iba, sa sarili mo o sa ibang tao the past few years, di ba? Na pwede mong baguhin o pwede mong gawin o pwede mong ituloy yung mga positive na mga bagay na nakakabuti sa'yo. Siyempre, ay itatapon na natin yung mga negative na mga nagawa natin o mga kasalanan natin dati or mga hindi magandang nangyari sa ating buhay, siyempre. Kalimutan na natin yun. So, bibigyan natin ng solusyon kung paano po natin gawin yun sa ating kasalukuyan na ginagawa natin sa buhay, sa ating buhay ngayon, di ba? So, ayun, tama po ba ako sa kasalukuyan? So, ayun. So, pag kailangan natin ng New Year Resolution, so, dapat pala may proseso. So, ngayon pa lang, 2019, isipin na natin, ano nga ba ang pwede kong gawin na nakakabuti sa akin at saka sa ibang tao? Tapos iisipin natin na ano nga ba ang mga bagay na nakakasakit sa akin at nakakasakit ng ibang tao. Di ba? Ganon. Yung parang at saka marami kang dapat isipin na ano nga ba ang pwede mong gawin na i-continue sa buhay na makakatulong naman sa ibang tao at saka sa'yo, sa sarili mo. So, ano nga ba? Alam mo mga katambayan, hindi mo naman kailangan maging perfecto kasi hindi naman talaga tayo perfecto. So, ang ibig ko lang sabihin, alam mo naman natin kung ano yung tama o mali. O sabihin na lang natin, ang dami nating problema, ang dami mong problema ang dumating sa buhay mo. Pero darating ang panahon, yung mga problema na yun pa ang makapagparealize sa'yo na mahalaga talaga yung buhay mo at ang mga mahal mo sa buhay. Kahit gaano karami yung problema, andyan ka pa rin, buhay ka pa rin, di ba? Nakayanan mo pa rin, di ba? So, ibig sabihin lang nito, kayang-kaya mo yan. So, hindi mo kailangan maging perfecto. Ang kailangan mo lang gawin ay ayos natin yung buhay natin. O, ayun. Dahil yun naman talaga ang purpose ng buhay natin dito sa mundo, kaya tayo nabuhay at kaya tayo binigyan ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Ayan, so, pagkatapos mo mapag-isipan kung ano yung mga dapat mong gawin sa year 2008 na past few years, 2018 to 2019, hanggang 2020, kung isusulat mo dito sa notebook, ayan, isusulat mo dito kung ano nga ba, kahit ilang numbers, 1, 2, 3, kahit anong numbers isusulat mo,
Ayan, kailangan mo yan. Pag nasulat mo na dyan yung mga positive positive thinking mo, kung ano yung mga dapat mong New Year resolution, isusulat mo. Yan. Tapos, babalikan mo siya pagdating ng New Year, January, hanggang isang buong taon. Kung nagawa mo ba siya, kung nasundan mo ba siya. Ayan. So, kasi pag hindi mo siya isusulat, makakalimutan mo at sasabihin mo, ano nga ba yung ano, yung sinabi ko yung New Year, yung ano, New Year resolution, diba? So, mas maganda isusulat mo siya. Okay? So, ayan, mga katambayan. I hope na may natutunan po kayo sa video na sinishare ko sa'yo na kailangan pala kapag may New Year resolution, ay kailangan pala isulat sa notebook para hindi makalimutan. O, ayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe at tinapos mo yung video ko, mag-subscribe ka na at pindutin yung bell button para manotify ka sa mga bago kong video. By the way, my name is Rinante Andaya, ang iyong katambayan. See you the next video. Bye-bye!